Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang 1/4 kilo ng patatas. So, binabalatan ko lang, pagkatapos ay akin itong ilalaga hanggang sa lumambot. Halika kusina, kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang akin isi-share sa inyo today. Napakadaling gawin at alam nyo ba na pwedeng dalawa lang ang ingredients nito? Kaya, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin. Paki-pindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes na isinishare ko. At huwag rin kalimutang mag-comment, no? Para umabot sa marami pang audience ang aking video. So ayan, inilagay ko lamang sa tubig para hindi siya mangitim. At ngayon naman, isasalang na natin ito hanggang sa lumambot. Ayan. So konti lang na tubig ang aking inilagay. At pagkatapos ng ilang minuto, ayan na nga, lumambot na. Imamash na natin ito. Ano? Kailangan ang pagmash ay pinong-pino, walang matitira na mga buo-buo. Ano? Para madali nating mailuluto nito mamaya. Dahil kapag merong mga buo-buo, ay malamang madidili ka sa gagawin mo. Ayan. So, imash lamang natin ito. Kung meron kayong potato masher, yun ang gamitin ninyo. Kung wala, mag-DIY na lang tayo ng tinidor. Ayan. Kakusina, paki-like itong aking video at paki-subscribe na rin. Ayan. Meron din akong iba pang social media account. Ilalagay ko na lang dito. Ipa-flash ko na lang. So, ayan. Napino na nga. Tapos ngayon, lalagyan natin ng pampalasa. So, i-transfer ko lang sa malaki-laking lalagyan, ano, para hindi tayo mahirapang mag-mix mamaya. Yan. At ngayon naman, kakailanganin natin ito, crispy fry. Ayan. So, mga dalawang kutsara lang nito, ha, para hindi masyadong maalat. Pwede mong lagyan ng itlog, pwedeng hindi. Yung sa akin, nilagyan ko lang. Pero, mas mainam na hindi mo nalalagyan para hindi siya matubig. Ano? Kasi dito nilagyan ko, kaya medyo matubig siya. Pero, okay lang yon. Okay lang yon. Pwede rin tubig lang. Pero, much better na hindi. Yan, nagdagdag naman ako ng baking powder. Konti lang, ano, mga about 1/2 teaspoon lamang. So, ayan, imix lamang natin. At ngayon, ilalagay lang natin dito sa aking DIY, ano, na, ano ba ang tawag dito? Yan, ito, Ziploc. Ayan. So, yala, yan, ilagay natin dito. Mas mainam ito kasi bumabanat lang yung Ziploc. Kasi yung klase ng cellophane is elastic. Ano, hindi kagaya ng ibang cellophane na ordinary, mabubutas lang. Ito hindi. So, ilagay lamang natin dito, kakusina. At ito na nga, dito naman sa katapusan, sa dulo ay ating bubutasan mamaya. Ayan, ngayon naman ay magpainit na ng mantika at kapag mainit na, ganyan ang gagawin mo. Twirl ang aking design. Ikaw na lang ang bahala ka kusina, pwedeng pabilog, pwedeng pahaba, pwedeng ganito. Ayan, di ba? Alam niyo ba na nagme-melt siya sa mouth? Nako, as in, napakasarap. Kung ibibenta mo ito, pwedeng 2 pesos ang isa. Ayan ha, tip ko lang, pwedeng 2 pesos, 3 pesos, depende sa magiging puhunan mo kakusina. Ito na kakusina, ang ating potato twirl fries na napakasarap. Melt in your mouth talaga ito, legit na napakasarap kakusina. Pwedeng ibenta ng 2 pesos, 3 pesos, depende sa magiging puhunan mo. Pwede kang gumamit nito, mga disposable cups o pwede naman ang disposable
plate or kikiam plate. Nasa sa'yo yan, kakusina, kung paano mo ito maibibenta. Kaya ano pang hinihintay mo? Nako, i-try mo na ito dahil papatok talaga ito na negosyo, lalong-lalo na ngayong magpapasukan na sa mga schools, sa street. Ayan, naku, kakusina, panibagong recipe na naman ang inyong nalaman mula sa akin hanggang sa susunod na video ko. Maraming salamat!